بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Konting kaalaman mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam nabanggit niya sa isang hadis na mayroon siyang nakita na isang lalaki na nakapasok sa paraiso at siya ay pagulong-gulong sa loob ng paraiso. So natanong ng propeta sallallahu alaihi wasallam ano ang ginawa ng lalaking ito? Bakit siya bakit siya pagulong-gulong sa loob ng paraiso? So sabi ni Jibril alayhis salam dahil ang lalaki na ito ay mayroong harang sa daanan na nakakasagabal sa mga tao na sanga ng puno. Ibig sabihin, sanga lang ng mga puno, mga kapatid, na harang sa daanan, tinanggal lang niya yun. Kana ala daharit tariqi yu'din nas. So dahil sa may sanga ng puno na nakakasagabal sa daanan ng mga taong, kaya tinanggal niya at inilagay niya sa dapat na paglagyan o pagtapunan. At dahil doon sa napakaliit na bagay na yun, ay nakapasok siya sa paraiso. Kaya nga naman, anuman ang makikita natin sa daanan na makakapinsala sa kapwa natin, mapamuslim man o hindi muslim, ang dapat ay tatanggalin natin. Dahil yan po ang pinakamababang antas ng iman. Imatatul adha anit tariq. Ang tanggalin mo ang mga anumang harang o nakakapinsala sa mga daanan. Kaya sabi rin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la tahqiran na bil ma'rufi shay'a, huwag mong maliitin ang isang mabuting gawain dahil hindi mo alam na sa araw ng paghukom ay yan ang magiging dahilan kung bakit ikaw ay makakapasok sa paraiso. So yan lang po mga kapatid, huwag nating maliitin na yung mga nadadaanan natin ay tatanggalin natin dahil napakalaki po pala ng gantimpala niyan. Hindi, huwag sana tayo ang maging sanhi ng pagtatapon ng mga nakakapinsala o kaya ay nakakasagabal sa daanan ng mga tao. Kasi kung yan ay may gantimpala at ikaw rin ang maging sanhi na magtatapon ka ng mga sanga ng puno, may mga tinik o anumang mga basag na mga bote o mga balat ng saging na magiging sanhi na sila ay masasaktan at madadapa dahil doon madudulas, ay magiging kasalanan mo rin. Pero pag tinanggal mo yun, ay magkakaroon ka ng gantimpala at hindi natin alam na baka yun ang dahilan kung bakit patatawarin ng Allah ang ating kasalanan. So hanggang dito na lamang, wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.